yung bataas na bumuo ng Maguindanao del Norte at del Sur, nakasaad doon na yung incumbent vice governor ng Maguindanao ang mamumuno doon sa Maguindanao del Norte. Nako, ito. Next topic to. Maganda itong topic na ito, ha. Malupit ito. Alam niyo ba na nakakaproblema ho tayo sa Mindanao ngayon? Alam niyo 'yon? Alam niyo ba na aware hindi ho masyadong kinakarga ito sa news mainstream media, pero may konti po tayong problema. At pinapaliwanag nga po ni Secretary Roque dito. Kasi nagkaganito, basta medyo masalimuot eh. Okay, meron tayong barm. Okay, alam natin yung barm. Ito yung supposedly council, okay, na nagdedesisyon na ito yung itinalaga ng ating national government. Okay? Na para tumulong doon, mamuno doon, magbigay ng kung ano-ano man. May nagkwento nga sa akin isang opisyal na medyo malabo ho yung barm. Okay? In a way, because of yung mga implementing rules and regulation na dapat gawin. At ito na nga, nagsisimula na nga ho medyo nagkakaroon ng kalabuan. Kasi yung Maguindanao, nahati ho sa dalawa, sa norte at saka sa south. At itong supposedly governor ngayon, na si Mangudadato, yung iba hong Mangudadato ito, ha, hindi ho ito yung Mangudadato na sumuporta kay Isko. Etong nanalo na ito na governor doon, dapat yung vice niya ang magiging governor nung norte. Okay? Etong governor Mangudadato na to ay nandito sa south. Dahil nga nahati na, dapat ang mag-governor yung vice doon sa norte. Pero ang nangyari po, inappoint po ni Marcos yung governor ng norte, which is coming from BARM, hindi po galing sa local government. Okay? Although, sabi ni Roque sa kanyang paliwanag nung isang araw, maybe it's legally correct, but it's politically wrong. Kasi unang-una, respeto mo doon sa bumoto. Tandaan mo, ha, hinati mo lang yan. Parang ganito eh. Parang halimbawa lamang po ito. Ha. Halimbawa lang. Maynila, ginawa mong North Maynila at saka South Maynila. Diba? Parang ganon, hinati mo. Since ang mayor ngayon ng Maynila ay si Hani Lacuna, di ba? Si Mayor Hani Lacuna ang mayor ngayon. Dapat kung nahati yon, ang magiging mayor doon sa isa ay yung vice mayor. Kasi yun ang binoto ng taong bayan, yung kasunod na mayor. So vice mayor ang dapat sana maging mayor ng isa. Nakuha nyo na si yung artista o yung pogi, yung hawig ko. Yun, biro lang. So yun, di ba? Yun ang dapat maging mayor doon. Ang ginawa ni Marcos, nag-appoint siya ng bata niya. At ang in-appoint niya, halimbawa lang, si Lopez. O di ba? O kung ikaw nga naman, nasa katamang katinuan, bakit mo i-appoint yun? Merong vice mayor na naandoon. Di ba? Yun si Yul Serbo. Dapat si Yul dapat. Okay, yun yung halimbawa. Ha? Pero hindi pa nahating Maynila. Okay, magalala. Ha, baka may magulat sila. Si Banat Bay, sabi niya, nahati ng Maynila. Ay, hindi po. Halimbawa lang yun. So, ganun po nangyari sa Maguindanao. Nahati po at inilagay, hindi yung inihalal ng tao. Kumuha siya from the barm. Which is dapat yung barm is, sabi nga nila, council lang dapat yun. Ibig sabihin, gumagawa lang ng mga batas o ganyan-ganyan. Hindi sila yung official na ibinoto ng tao. Yun ngayon ang nirereklamo ng mga taga Maguindanao. Dapat yung kanilang vice governor ang maging governor nila. Yun ang sinasabi na medyo nagkakaproblema ng konti. Bakit daw ganon? Ito pa, siste, ha? Ito pa kwento dyan. Ha? Yung inilagay ni Marcos, ha? Mga nag-Lenny Robredo. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun, no? Ito kasi yun eh. Itong mga Mangudadato na ito, itong nanalong governor, hindi ho ito yung Mangudadatong sumuporta kay Isko, ha? Baka akala nyo hindi. Hindi. Ito ho yung mga Mangudadatong sumuporta kay Marcos during the election. So yung mga nanalo, itong Gob at saka Vice, mga sumuporta kay Marcos ito noon. At yung inappoint niyang taga-Barm, alam nyo ba na naging pingklawan yun noong panahon ng eleksyon? Naalala nyo, di ba? Nagpunta si Isko doon. Kasama pa kami noon eh. Kasama tayo noon. Nagpunta tayo. Nagpunta kay si Isko doon. Tapos keso magandang response ng Barm. Keso, di ba, pinuntahan pa namin yun. Naalala namin yun. Pinuntahan pa namin yun at sinabing,
hoping na kami na pusuporta ng bar si Iskunun. Kaya ang dami, andun, nagsalita pa sila. Naalala nyo noon, kaya nga punong-puno yung Maguindanao noon eh. Unang lipad ni Yorme sa Mindanao yun. Kaya sobrang daming tao. Tapos, nung medyo bumababa na si Yorme, lahat yun nagpinklawan. Nag-courtesy call pa si Lenny Robredo doon. Nag-pink yung mga yun. Ang hindi maintindihan ng tao, bakit yun ang inilagay ni Marcos doon? Yung mga pink at hindi itong mga sumuporta sa kanya talaga na mga mangundadato. Diba? Yun nga yung nakakapagtakay. Alam mo, kaya tuloy talagang etong si Marcos ay napapagbintang ang queso de bola eh. Oh, sabi nito, ibig sabihin na pointy ni Ma'am Shion, hindi natin alam yan. Yan, hindi ko alam. Ayoko namang maging judgmental. Pero basta, mga pinklawan po yun. Ito nga, dinidiscuss si Rocky tungkol dito eh. Kapag ang eleksyon para sa governor at vice governor ay magaganap bago mag-eleksyon ng Mayo 2022, no? Noong nakalipas na eleksyon. Pero ang sabi ko nung isang beses, dahil naganap naman itong ratifikasyon, matapos na ang eleksyon, parang may kapangyarihan ang presidente na magtalaga ng OIC. Oh, pero yan yung sinabi niya kahapon. Parang binabawi niya ata ngayon. Kasi sinabi niya kahapon na may kapangyarihan ng presidente na mag-appoint. Pero may nakita siya sa batas na mukhang wala. Ito yung paliwanag niya. Pinagkamali. Kasi meron pong batas na local government code. Na? Meron po kami tinasabi sa batas na kapag ang lex specialis o yung specific law ay tahimik, ang i-apply mo ay yung general law, no? Eh dahil hindi naman po sinabi nung batas na bumuo na Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kung anong mangyayari at sinong mamumuno kapag ang plebisito ay nangyari matapos ang eleksyon ng May 2022, ang dapat pong umiral ay itong general law na local government code. At tignan niyo po ito, Section 14 ng local government code. Naku, no? Po. When a new local government unit is created, its corporate existence shall commence upon the election and qualification of its chief executive and a majority of the members of the sanggunian. E di ba ho itong nangyari? Binuo ang probinsya matapos ng eleksyon. Yes. So yung Section 50 ng batas na bumuo sa Maguindanao ay hindi na po applicable. Mm. Hindi po ibig sabihin niya na walang batas na applicable dahil meron pong local government code. Mm. So automatic po na ang ibig sabihin niyan, dahil wala pang eleksyon kung sinong mamumuno, hindi muna magkakaroon ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, magkakaroon muna ng isang Maguindanao. At kung sino yung nahalal nung Mayong eleksyon, si Mayor Miriam Mangundadato at si Vice Governor Annie Sinsuwat, sila dapat po ang mamuno. So sa tingin ko po, meron pong nagkamali ng pagbigay ng legal advice sa ating presidente. At kami naman mga abogado, talagang iba't ibang advice ang aming... Mali na naman! Grabe ka naman, Rocky. Mali na naman to si Marcos sa'yo, ha? Hindi, sabi niya, may mali daw na nag-advise. Sino kaya yung bumubulong-bulong? Nay, ano ba namang itong i-appoint? I-appoint mo na lang siya. Alam mo, sa totoo lang medyo... Ewan ko ba, hindi ba naiisip ni Marcos to na ang Mindanao ay iba? Iba ho mag-isip ang mga taga-Mindanao. Hindi ko sinasabing ano ha, pero meron no kasi silang kultura eh. Alam nyo, ito walang biro ito, marami tayong kaibigan niya sa Mindanao eh. Umiiral pa rin po dyan yung ano eh, kahit papaano yung clan, yung family-family, okay? We have to respect that kasi it's part of their culture eh. Tapos, bigla tayong papasok at kung ano-anong gagawin natin, medyo... sabit ho sa atin yon. Sana medyo makinig-kinig naman ng konti itong ating presidente sa mga tamang tao. tribes. Oh. May ano eh. Sana kaya nga matuto po sanang ano, makinig muna dahil magkakaproblema ho ang Mindanao. At hindi ho biro. Alam nyo naman sa Mindanao eh. Medyo, hindi, kami nga, experience nga namin doon. Diba noong nangampanya kami. May part talaga doon na lumilipad ng 150 yung sasakyan namin eh. Oh, totoo yan. Meron part doon. Sabi, nagtaka nga si Yorno, bakit tayo sobrang bilis natin?
sabi, boss, ano dito? Ito yung part na medyo delikado talaga dito. Kaya kailangan natin lumipad dito sa part na ito. Ganun, naka-convoy kami na sobrang dami nun. Ganun nun kasi dun eh. Iba, meron pa rin talagang kultura. Kaya hindi ka pwedeng, kaya nga mismo ang ating presidenteng si Pangulong Duterte, even if siya ang presidente, may respeto ho siya sa mga tao doon, may respeto ho siya sa mga, sabi kasi nila, ito daw inilagay, dating ang mga backer daw nito ay mga MILF. Baka daw, sabi ng iba ha, ito ang komento nila, baka lang natakot si Marcos, kaya nilagay itong taga-barm, in-appoint niya. Kasi parang baka daw ha, hindi natin sigurado, parang binrasuhan sila, binraso siya nitong mga ano. Sabi ko, wala tayong magagawa talaga pag weak ang presidente. Hindi, baka ganun, hindi natin alam. Nakakatakot kasi diyan nagsisimula ang gulo eh. Tandaan ninyo, pagka walang respetuhan pagdating po sa eleksyon, di ba kaya nga mismong eleksyon eh. Kaya nga dyan nagpapatayan, di ba? Naalala nyo, pagka may mga eleksyon, yan yung mga talagang may init na ano, binabantay ng mga sundalo natin. So sana magkaroon po ng konting pagre-research tong presidente natin. Ang gulo talaga.